guys, it's me, Micaela. Alam ko, may nakayos sa mukha ko, pero I'm back. Inintro ko lang to kasi hindi ko talaga inakala kakaroon to ng part 2. Sobrang daldal ko pala. Hindi ko nadadamihan yung disclaimer dito kasi masyado na akong maraming disclaimer sa part 1. Let's continue. Hey guys, so before you watch this video, I just want you to know na meron tong part 1 and kung nalilito kayo kung anong nangyayari, panoorin nyo muna yung part 1. Link will be in the I button or in the description box. Panoorin nyo yon muna bago nyo to panoorin kasi wala. Mas magagets yung mga sinasabi ko dito after nyo panoorin yon. Dinivide ko siya sa dalawa para hindi kayo masyadong maboard. Ayun lang naman, continue watching na talaga. So, let's go to the more specific ones. Let's start with the tape mo. Maraming different types of tape, pero yung kadalas namin ginagamit is masking tape and magic tape. Masking tape, ito, dumi ng masking tape. So, yung masking tape, yun yung pinaka-recommend ko kasi one, mura siya. Madali siyang mahanap, meron ka na agad sa bahay. And marami siyang different thickness. Kadalasan ginagamit ko yung manipis. Ganda pa dito is napupunit mo siya, kaya mabilis ka lang. Kunwari, nagmamadali ka, mabilis ka, psh, psh. Kapag scotch tape, kailangan pang isa pa, magic tape. Wala ko nun kasi mahal yun. Wala akong budget. Maraming nagsasabi na maganda daw yun kasi pwede mo siya ipang reinforce kapag nasira yung plate mo, yung tracing paper. Sabi nila sa mga watercolor paper, mas okay daw yung magic tape kasi hindi na punit yung watercolor paper mo. This weird! Ang pambansang sword ng mga Arky. Sword. May kwento nga pala ako about sa T-square. Isang beses, nasa elevator ako, tapos may parang tito siya or tatay. Sabi, ano yan, kako? Parang ako, you're naive girl, be like. Tapos later on, na-realize ko, nung nag-start na mag-billiard yung mga iba kong tropa, yung tako pala is for billiards. Kasi ito, nakaganto siya, nakaganyan siya, tapos lagay-lagay ko siya sa balikat ko. So, ayun, share ko lang. So, ito nga pala yung T-square ko. Yung T-square ko is may case siya. Nabili ko tong case na to para kasama niya na yung canister. Ayan. May lagyan siya ng canister para hindi mahirap dalhin. Lalo na nagko-commute pa ako. Nabili ko tong case na to sa Jollies. Kung may magtatanong man. Ang ganda ng case ko, diba? Ang pambata. Branding ko to, guys. Kaya, ewan ko kung ba't ko to type. Pero cute na cute talaga ako dito. Nung nakita ko, tapos, binili ko na agad. For ano ato siya, 100. Pero worth it na kasi sobrang dali nang niya dalhin. Tapos may pocket pa siya. Jollies, baka naman. Pero huwag niyo akong ngayon kasi gutay-gutay na yung RIP. Pero ginagamit ko pa rin siya kasi kaya pa naman. So, back to the T-square. May two types of T-square. Acrylic pati wood. Gamit ko is acrylic. For me kasi, mas maganda yung acrylic kasi yung acrylic clear. Mas madali siyang linisin, mas madali siyang i-maintain. Mas prefer ko talaga yung acrylic kasi pag minumove mo, nakikita mo yung lines. Saka hindi talaga nag-a-appeal sa akin yung wood. Ang sabi nila, ang maganda daw sa wood. Nagsaslide daw ng maigi sa paper mo, ng smoothly. At saka magaang siya, pero prone to breakage daw siya. Hindi naman ako nagka-wooden pa, kaya may two lengths din yung T-square. May 24 tsaka 36. Ang gamit ng mga Arky sa Mapua is 36 inches. Feeling ko sa iba din. Pero alam ko may 42 pa ata. Pero ang gamit lang namin is 36. Yung 24 kasi pang mga engineering kadalasan. For me, mas okay na bumili lang kayo sa Jollies o kaya sa mga local bookstores kasi mas mura talaga siya. Nabili ko yung akin sa National and mas mahal siya. Medyo napapagod na ako magsalita. Canister. Ito yung pinaka-basic na mabibili mo. Nabili ko siya sa Jollies. Nakalimutan ko kung magkano. Yun na yung nabili ko kasi wala na yung walang brand. Pero kung meron yung walang brand, yun yung bibilihin ko. Kasi na-realize ko na hindi naman talaga nagmamatter yung brand. Parehas lang sila. Linagyan lang ko ng sticker. Bitch! Sabi ni Ate Moira, mas maganda daw na bumili ka na ng mas malaki. Kasi para hindi ka nabili ng bili. Pero ako, ganito lang muna yung binili ko. Kasi na-adjust naman siya. Ganyan. Kung mahaba yung plate mo, pwede siya ma-adjust. So, for me, okay na rin to. Pero, manipis lang siya. Kaya medyo onti lang malalagay mo. So, next is yung next is yung triangles. May different angles of triangle. Pero yung most commonly used is 45 degrees and 30 and 60 degrees. Kung ako ang pagpipiliin, first year pa lang ako, ang bibilihin ko na is yung adjustable triangle. Hindi ko lang sure kung gusto yun ng lahat ng prof. Pero kung ako talaga, adjustable triangle na. So ano ba yung adjustable triangle? Ito siya.
kahit anong angle, pwede mo na siyang magamit. Worth it naman siya. Medyo pricey siya kasi sa mga normal triangles. Kung nagtitipid kayo, gusto niyo mura lang, I recommend the brand Deli. Ito siya. May protractor siya sa loob. Gutay-gutay na yung akin kasi ang dami na nito na pagdaanan. Sobrang laki niya. Sabi ni Lian, dapat daw mas maliit sa two hands combined mo para mas okay daw. Pero for me kasi, the bigger, the better. Para sa akin, mas maganda kung mas malaki para hindi ka nagalaw ng galaw. Kasi kung ako, ayoko yung ginagalaw ko lagi yung T-square kasi madalas nagkakasmudges yung mismong plate ko. Kaya ang gusto ko, ito na lang medyo ginagalaw. Kung nagtataka kayo kung gaano ito kahaba, 30 o mga 31 centimeters to. Yung 3060 ko siguro is 40 cm. Mas mahaba yun. Wala sa akin ngayon na 60 degrees ko na partner nito. Pero set na talaga siya, dalawa sila. Pero meron ako dito, isa pang gutay-gutay. Sa kanununuan ko pa ata ito. Orange siya and Rotring brand. Hindi ko ito binili. Nakita ko lang dito kay Rotring. Kasi mahal yung Rotring. Kaya hindi talaga ako bumibili ng Rotring. All over the place nitong vlog na to. Kailangan ko na matulog. So next is yung metric scale or metric fan. Metric fan. Ito, metric fan. Yung metric scale, if hindi nyo alam, ito yung tinatawag nilang Toblerone ng mga arty. Ang corny, di ba? Triangle siya dyan, kaya mukha siyang Toblerone. So, may iba't ibang sets ng mga triangles. Like, 1 is 100, 1 is 250, ganyan. Para sa akin, sobrang importante ng metric scale kasi dun mo makikita yung accuracy ng drawing mo. So, explain ko sa inyo yung paano ito gumagana. So, lahat ng nakikita natin na bagay is 1 is to 1. So, let's say 9 centimeters to. So, ang 1 is to 1 size niya is 9 centimeters. Kapag 1 is to 100 mo siya, tapos hinanap mo yung 9 dyan, as you can see, sobrang liit niya. Sobrang liliit siya. Yun yung itsura ng tape na to kapag pinaliit mo siya ng 1 is to 100. Sana gets. Isage nyo na lang kung di nyo masyadong gets. Pero ganun ko siya binibili. Tatlo dati yung triangle ko kasi yun nga, kailangan mo ng iba't ibang set. Yung una kong metric scale is itong Rotring. Yung set na to is ito. And may iba't ibang sets nito. And ito yung napili ko kasi meron ako nung ibang. Tapos itong brandless. Nakuha ko lang dito sa bahay. Nahanap ko kung saan-saan. Ito naman yung set niya. Kay mami pa ata to. Yung fan scale, ito siya. Yung fan scale works just like this one. Pero naka-fan siya. Lahat na ng mga scale makikita mo. Kaya mga tamad magdala ng ruler na mahahaba, ginagamit yun. Siguro kung higher year ka na, iba-iba na talaga yung mga scale na ginagamit nyo. Pwede mo yun gamit. Ang disadvantage lang sa fan scale is ayaw siya ng ibang prof. Ang prof namin, kaya hindi ko yung binili nung una pa lang. Ayaw niya talaga. Sabi niya, "Tamad yun. Wag kayo bumili nun." So, parang kami. Okay po. So, next is yung template. There are different types of template. Anything you can imagine. Insert picture here. Si Bea, meron siyang mga ganyan kasi pinamana sa kanya ng tito niya. And sobrang... For me, templates are the best thing kasi para siya sa mga tamad and life hack siya. Ko din na daw yung mga gumagamit doon na kasi ako din, nagaganda lang sa kanila pero wala ako on hand. If you can see yan, may iba't iba siyang sizes. Tatapat mo lang dun sa pinagdadraftingan mo. Tapat mo lang dun yung size na gusto mo tapos matik. Di mo na kailangan gumamit ng compass, ng ano, ng mga chubanes. Most used template ko is circle template kasi yun yung meron ako. Pero mga kaklasiko, most used nila is yung furniture template pati circle template. May ellipse din na template. Hindi ko ginamit yung furniture template ko kasi nawawala yung akin. Sorry, mami. So, yung furniture template is pampabilis din siya. Pag ang dami pinapagkasain yung plate and gusto mo agad matapos, mag-furniture template ka. Search kayo sa Shopee ng furniture template meron. Shopee, Lazada meron. Sa Jollies meron. Lahat. For me, brand doesn't matter. Parang lang naman sila. Siguro yung mga iba mali-mali. Yung talagang pangit na brand. Pero syempre, i-check nyo ba rin bago kayo bumili. So, next is yung French curve. Hindi kami masyado nag-French curve, kaya wala akong masyado masabi. And wala rin yung French curve. Pero kailangan daw yun ng mga iba. Tapos may sinabi rin si Lian Austria na flexible ruler daw. Yung design mo is curved roof, dome. Next is yung nabanggit ko kanina, compass. Naiwan ko sa condo yung mahal kong compass, pero to be honest, mas nagagamit ko pa to. Maped yung brand niya. Sobrang ganda kasi pwede mo lagyan ng tech pen, ng mechanical pencil, ng pencil, kahit anong
gusto mo ilagay dyan, malalagay mo siya. Putring kasi, yung nabili ko, di mo malalagyan ng ano, pencil lang talaga siya. Tapos guys, sobrang mahal. Insert price here. Ito, mas mura siya. Insert price here. Alam niyo na kung ba't ko ito nare-recommend. Kahit anong brand naman actually, kahit mabata, okay lang yun, gumagana pa rin siya. So, kadalasan ng mga compass, may kasama siyang protractor. So, yung protractor, useful siya para sa mga angles. Kung may specific angle ka na hinahanap. Ito yung last na may recommend ko for manual drafting. Ito yung drafting brush. Siguro kung wala ka talagang alam sa drafting, hindi mo alam yung drafting brush. Kasi ako din dati, hindi ko alam yung drafting brush. So, ito yung tsura niya. Wala rin dito sa akin kasi nasa condo. May iba't iba siyang style. Yung nabili ko yung white, yung bristles. And mura lang siya, siguro nasa 50 or less than 100 na. Iba tayo kadalasan ginaganon natin. Kunwari, nag-release tayo. Ginaganyan natin. Mas maganda daw yung drafting brush kasi hindi nasa-smudge yung pencil. Kasi pag ginanon mo, masa-smudge yung pencil. Kaya mas maganda yung brush ginaganon ng brush. 3 times a day. Brush. Okay, so I guess that's all for this video. Hindi ko alam kung nakailan ako. Feel ko naman na naging useful tong video na to. Para sa mga nagre-request dyan, ito na guys, after long months of waiting, wow, alam mo talaga hinin. Pero after long months of waiting, here you go! 7 a.m. na, and nag-start ako ng 6 a.m. Ang aga kong magising, guys. Thank you guys for watching and I hope you guys like this video. Subscribe for more ka-artihan. Comment your video suggestions down below and abangan nyo yung mga incoming kasunod nitong series na to. Sana may napulot kayo sa akin and sa ka-artihan ko. Excited na ako sa next, which is rendering kasi isa yun sa pinaka-pinaka na-enjoy ko sa Arky journey ko ngayon. So, ayun. That's all for today, guys. Natutulog na ako. Oops. Bye, guys. Like me. Like you. Bye. Ay, nako. Ang dami natin problema and makakayanan din natin to. Malalagpasan din natin to, guys. Tiwala lang.